Matagal nang wala sa PBA at sa ibang liga na lang namimwersa ay dahil nga sa may gumawa ulit ng kakaiba at pambihirang sundot ay nanunumbalik na naman sa alaala si Marquee. Tila matagal nang nakatago ang Bertud at matagal na ding walang naglakas loob na gumawa ulit. Ay ano nga ba talaga ang dahilan at nasaksihan uli natin ang ipinagbabawal na teknik? So bago tayo magsimula mga kadribol ay ipapakilala ko lang sa inyo itong 1xBet. Dito ay pwede kang tumaya sa PBA at NBA at napakadali lang. Click nyo lang yung link sa baba at huwag kalimutan ang promo code na BACE. At pwede ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus once nakapag-deposit ka ng at least 50 pesos. GCash lang ay pwede ka nang mag-cash in at cash out kaya register na sa 1xBet. Habang naglalaro sa PBA ay kilala talaga si Marquee na enforcer at hustle player. Kahit saang team man ito mapunta, willing gawin ang lahat makatulong lang sa kanyang kupunan. Ay dito na tila nakaisip ng pambihirang paraan si Marquee para lang masubukang mawala sa focus ang binabantayan nito. Nang mapuntang talk and text ay talagang napakinabangan ng husto ni Coach Chot Reyes ang pagiging hustle player ng isang Marquee. 2011 PBA Governor's Cup ay sa kagustuwang i-mind game ang Nooy Petron import na si Anthony Grandi ay dito na ginamit ni Yi ang ipinagbabawal na teknik at tila inalam kung gaano nga ba kalalim ang pag-focus ni Grandi. Obviously ay hindi ito nagustuhan ni Grandi at kasunod niya ay tinawagan ng fouling in love si Yi at parang takang-taka pa ito sa itinawag sa kanya. Pambihira at talaga namang one of a kind idea ay first time nga itong nangyari sa PBA, dahilan kaya inutos na ng Nooy PBA Commissioner Chito Salud na next time ay tawagan na ito ng pregnant este flagrant foul penalty 1 dahil di umano ay stupid at tila nangaasar pa sa kalaban. Dahil mabigat ang parusa at talaga namang hindi maganda sa mata ng maraming tao ay one and done at matagal na ngang hindi nasaksihan ang pinagbabawal na teknik na ito. Makalipas ang 11 taon ay sa pambihirang pagkakataon ay nabuhay uli ang Bertud ng Wetpacks. Salamat sa ginawang ito ni Pau Pavilionar. Mukhang one of a kind technique talaga dahil kung si Marquee ay noong PBA Finals ito ginawa ay sinubukan nga din ito ni Habilunar sa kanilang NCAA Finals battle kontra CSB. Habang naghihintay na ma-inbound ang bola ay dito na sinubukan ni Pau Habilunar na sukatin kung gaano ba kalalim ang mental toughness ni Will Gozum. Expected na ang tension between Habilunar at Gozum ay mukhang mas gusto pang i-level up ni Habilunar ang kanilang bonding at subukan nga ang ipinagbabawal na technique ni Marquee. Maswerte at na-warningan lang ng referee ay sinabi naman ng dismayadong si Gozum na mukhang ganun talaga ang ugali ni Pau Habilunar at dinagdag pa na baka ganun yata talaga siya pinalaki. Hindi in good terms at madalas ay tinatrash talk pa umano ni Habilunar ay aminado naman si Gozum na malamang part yon para masira ang game nito. Nilinaw naman ng taga-letra na si Habilunar na ang mga actions at mga salitang binibitawan niya ay kulitan lang nila ni Gozum at iginiit na part lang yon ng kanyang mga mind games. Ikaw kadribol, tingin mo mauulit at makikita pa kaya natin uli ang ipinagbabawal na teknik na ito?